Hello mga Damadorians, eto na naman po tayo para muling magpakita ng pagmumuestra ng laban ng Willie Tukuran versus Jimmy Tisoy. Game 7 na tayo. Okay, gaya nung dati, meron tayong mga viewers na ayaw ng maraming daldalan, gusto nila ipakita lang daw kagad yung mga tirada. Okay, priority ko naman talaga sila. Kaya para sa kanila muna to, ha? Itong puti ang kay Jimmy Tisoy. Ito namang orange ang kay Willie Tukuran. Unang sulong si Jimmy Tisoy. Alright, panoorin natin. Okay, so yan ang naging resulta ng laban ng Willie Tukuran versus Jimmy Tisoy ng Game 7. Panalo na naman si Willie Tukuran. Ang kanilang score, isang draw, isang panalo kay Jimmy Tisoy, at limang panalo naman kay Willie Tukuran. So ibig sabihin, lumamang na si Willie ng apat na panalo. Meron na siyang 8,000 pesos sa game na yan. Okay, ngayon tapos na yung portion para sa mga viewers na ayaw ng daldalan, ha? Pwede na kayong lumipat ng ibang channel. Dahil para naman to ngayon sa mga gustong magpagdaldalan sa akin. O wala nang dama, ha? Daldalan na ito. Kaya nakaka-boring na to para dun sa mga viewers na ayaw ng daldalan. Okay, so itong dilaw ang kay Jimmy Tisoy. Ito namang blue ang kay Willie Tukuran. Unang sulong si Jimmy, tumira ng 116. Yan. Pagkatapos nag 150 naman si Willie, nag 313. Oh, di siyempre, kadalasan nire-real kagad dyan. Kumain ng 6-16, na kumain naman ng 4-14. Okay, tumabi dito sa gigit, nag 16-13, nag 3-14 naman kagad si Willie. Tinirahan naman ng 5-1. Kadalasan, ito yung tinitira. Ha? Labanan yan. Meron ding ganito ang tira. Labanan pa rin yan. Meron ding ganito ang tira. Labanan pa rin yan. Pero ang pinili ni Willie, ito ang tinira niya, 6-1. Kaya tumabi naman ngayon dito si Jimmy ng 116. Tapos sinabayan naman ng 5-4. Okay. Sa ganyang pormada, siyempre bawal na to. Kasi pag tinira mo ito, malalansi si Jimmy. Ganyan ang gagawin. Pagkatira ng ganyan, saka ipapakain to. Pandalawa. Yung blue na dama dito. Kitang-kita naman. Okay, balik ko lang, ha. Okay, so ito na yung formada. Yan. So bawal itong nasa 9 galawin. Kaya kadalasan sa ganitong tirada, kung hindi papakain, sasayangin. Ganyan. Or sasayangin dito. No? Yan, puro ano yun. Puro kabilaan pa yun. Ito ang pinili ni Jimmy. Yan, yan yung sa actual na laban. Nag-7-2 siya. Nag-150 naman si Willie. Kumain ng 6-16. Kumain naman ng 4-14. Yan. Pagkatapos, dyan na ngayon nagpakain si Jimmy dito. Nagpakain na kagad. Di niya ito tinira, no? Kasi siguro, baka gaganda na yung pwesto ng blue. Kaya ito, pinakain niya na kagad. Yan, pagkakain ng 14-6, kumain naman ng 10-2. Yan. Okay, meron din namang 9-5. Merong 11-7. Pero ito naman ang pinili ni Willie. Nag 7-3, nagpakain kagad. Yan. Kumain ng 13-7, kumain naman ng
11-3. Ngayon, sa actual na laban, unahin muna natin yung actual na laban, ano, bago tayo mag-analyze. Tinira ngayon dito ni Jimmy, sinayang kagad, 16-30 na. Kung saan, ito palang tira na to, ito yung simula na naging weak na yung posisyon ng kay Jimmy. Humina, no? So, ibig sabihin, hindi pala magandang tira to. Mamaya, papakita natin kung ano yung mas magandang tira kaysa rito. Okay, so, ang ginawa, hinayaan lang. Akala siguro ni Jimmy, tatakpan. Hinayaan lang pala. Yan, para malansi. O, pagkatapos, kumain ng 13-7, saka naman to itinira to. Ito, nag 14-15. O, kumain dito. Pagkatapos, kumain naman ng 6-16, kumain ng 4-14. No, ayan na, nakita na, dinalawa na, no? Okay, pagkatira dito, ayan, kumain ng 12-16. Okay, so siyempre, kitang-kita na, real kung pababayaan. Kaya ginawa, tinira itong 9-5. Yan! Ngayon, pagtira ng 9-5, no? Ang tinira ni Willie, eto. Ngayon, nung tumira ngayon dito, nag-12-7. Kasi, kapag ka pinakain to, malakas na yung posisyon nung blue. Dahil pagka pinakain niya ng ganyan, ganyan ang resulta. O ito, yung tatlo, bantay sarado na ng isa, nag-iisa lang. Kaya, ang lakas. Kaya, hindi ganun ang ginawa ni Jimmy. Balik ko lang ha. Yan. Hindi siya pinakain. Tinira tong 12-7. Kasi kapag ka hindi ito inalis, o may ganyan, o dadalawahin. Kaya ang ginawa naman, inalis talaga to. Siyempre, sinayang ngayon yan. Alam, hindi rin ito pwedeng hindi iiwas to. O di nag-5-1 naman siya. Ngayon nung nag-5-1 na, tinira naman itong 9-5 para hindi makaganoon. Ah, kasi sasaluhin lang, gaganyan na inyo. Okay, balik ko lang ha. Yan. Kaya ito lang yung pinakamagandang tira ni Jimmy. Nag-11-6. So ibig sabihin sa dyan pa lang, halatang nasa matibay na posisyon na yung kay Willie. Tumira naman ng 8-3. Yan. O, hindi pa rin ito pwedeng iganon, di ba? Dahil madadalawa. Kapag ginano naman, ayan pa rin. Papasok tong isa. Ayan, ginawa, dito sumayang si Jimmy. Nag-7-2. Sinalo naman kagad ng 5-4. Pagkakain ng 2-16, kumain naman ng 4-14. Yan. Pagkakain ng 4-14, makikita pa rin yung kalamangan. Hindi maigano kasi papasok na rito. Alangan namang ipakain to. Alangan namang ito yung sacrifice, no? Kaya ito yung piniling sacrifice. Yan. Para kahit paano makagalaw siya na kapag A3, tumira naman ng 4-16. Okay. Siyempre, kapag nag-3-13, gagano na. O, lalong kandalit-chilit siya na yung posisyon nung dilaw. Kaya ang ginawa, nag-6-2 muna. Yan. O, di siyempre, sasayangin na yun eh. Di, inunahan na. Nag-16-13. Nag-3-14 naman. Ngayon, pag tira ng 3-14, saka naman ito tinira. Kaya parang hindi makaganon yung ano na yan, yung pitcha na yan. Pag gumano naman siya, siyempre dito na yan. Kaya ang ginawa, balik ko lang ha, ito ang tinira sa actual na laban, nag-2-15. Hindi, siyempre sinayang. Pagka-iwas, siyempre iwas na lang yan eh, sinayang uli. Diyan pa lang, resign na. Kasi ang magiging resulta nung position, 4-2. Ha? 2 na lang matitira sa dilaw. 4 yung blue. Kaya niresign na. Talo si Jimmy. Okay? So ngayon, ulitin na natin. Saka naman, hanapan naman natin ngayon ng variation. Kasi ito yung sa actual na nangyari. Okay? Balik ko lang ha. Okay. Diyan na tayo ngayon ulit. Sa ganyang position. Okay. Ngayon sa ganitong position, ang huling tira ng blue, dito kumain dito. Sa actual na laban si Jimmy, ito naman ang tinira niya. Itong tira na to, diyan na humina yung posisyon niya. Lumakas yung posisyon ng blue. Kaya napalo siya. Okay, balik ko lang ha. So, may nakita ko na counter na kung saan hindi pa basta-basta matatalo si Jimmy. Ito yung nakita kong magandang counter. Yung 13-16. Bakit? Kasi kung sasayangin ito, hindi igaganon lang yan. O, di pagkatapos, pagkakain, saka ito isusubo. O, di luluwag. Eh, kesa naman yung posisyon na nung kanilang aktual na laban. O, di sa ganyang formada, pag lumuwag, di kanya-kanya na namang diskartehan yan. Agawa na naman yan sa posisyon, pukaistuhan na naman. Okay? O, balik ko lang ulit ha. Okay. So,
Ulitin ko lang yung tira, no? Ito yung magandang ititira. Yan. Ngayon, kung halimbawa, hindi ito sinayang dito. Halimbawa, tumira ng iba. Kapag tumira ng iba, sa ganyang posisyon, kunting pagkakamali, may panalo na kagad ang dilaw, no? Pag nagkamali. Halimbawa, ito yung tinira. Yan. Pag itong tinira ito, kahit alis dalawa ito, yung dalawang yan, panalo na yung dilaw. Okay. Halimbawa, ito yung tinira. Okay. Kasi, may purpose to kung bakit ititira ito eh. Dahil ito yung purpose ko para makapagpakain. No? Yung pala, talo na siya sa tira niya. Kasi gagawin, ipapakain lang ito. Oh, pagkakain ng ganyan, wala nang solusyon. No? Kahit ano pang itira, kahit sayangin pa niya, sasabayan lang dito. Obligado yung dos. No? Kahit ano itira, kahit pa yan, ganun pa rin. Gaganun pa rin yan. Okay. Ngayon, pagka binuka naman niya, dilugi na siya ng isa. Lalamang na. Okay? Balik ko lang ha. Ngayon, kahit pa ito. Yan, ganyan. Tira ng dilaw. Tumira dito. Kahit pa ito, ang itira. Ganun pa rin. Papakain lang ito. Pagkakain, kahit anong ititira niya, padadalawa na. Kumbaga, wala nang solusyon. Kahit sayangin pa niya, hindi naman ito makukuha kasi igagano niyo. Okay, balik ko lang ulit ha. Yan, sa ganyan posisyon na tayo. Sabi ko, ito yung mas magandang tira kaysa rito. Humina. Pag tira dito, yan, pinakita na natin to. Okay, tapos na. Pinakita na natin na rin natin yan. Tapos, hindi ko wala ko pala. Ito, pinakita na natin to. Tapos na. Pinakita na rin natin to. Tapos na. Ha? Okay. Kung halimbawa dito naman, siyempre kitang-kita naman. Gaganon lang yan, no? Malulugi siya ng dalawa. Okay, balik ko lang, ha? Okay. Ngayon, paano kung halimbawa dito sumayang? Pag dyan naman sumayang, gaganon lang yan. Siyempre, pagkakain, pupunta yan dito. Pagpunta yan, kung pumasok siya dito, ipapasok siya din siya doon. Unang dadaba. Ha? Balik ko lang, ha? Ngayon, kung halimbawa, sinayang naman dito, ipapakain lang to. Tapos re-real siya. Yan, ganyan na yung forma. Hindi ka na-agregado sa posisyon. Ngayon, sa ganyang posisyon, itong ganitong klaseng real, kumisan ingat din kasi kumisan naiipit to. Na dahil ang magdadala sa lakas ito, itong dalawang to, saka ito. No, kaya kinakala, ingat lang din. Huwag basta-basta i-release to, huwag to basta-basta na ma-i-release to. Baka mano, kinakala, ingat to. Ito yung ingat na huwag basta-basta i-release. Pag-isipan mo ng maigi kung kailan to dapat i-release. Ha? Okay, so balik ko lang ulit ha. Yan. So, tira ng dilaw. Okay. Tumira dito. Yan. Okay. Pinakita na natin yan. Pinakita na natin to. Pinakita na rin. Ito. Talo siya rito. Talo rin siya rito. Pinakita na natin. Ngayon sa ganyang formada, ang malakas na posisyon talaga na magandang itira ng blue, itong 9-5. Yan. Pain yan. Yan yung trap na pag pumasok ka, matitrick ka talaga. Huwag kang papasok dito. Kasi inisip parang ang ganda oh. Akala mo walang lance eh. Pero ang gagawin niya, igaganon lang yan oh. Magtitestress yan. Siyempre, obligado yung dos. Pag obligado yung dos, pagkakain mo ng ganon, ito yung pagkakain niya, gagawin niya yan oh. Ngayon may baho pang isa. Wala na solusyon, maharirila na. Agrabyadong ka sa posisyon. Okay, balik ko lang ha. Okay. So, ano bang dapat gawin? Kapag ka ganon ang tinira, yan. Siyempre, huwag kang sasayang dyan. Ha? Dito ka na lang. Yan. Ngayon, lalong hindi siya pwedeng mag-stress eh, kasi may lance eh. Gaganon. Dadama ka rito. Kasi pagkakain, susubo rito. Unang-una kang dadama. Okay, balik ko lang ha. Yan. Okay, so, ang pinakamagandang itira ngayon dito ng blue, malamang ito talaga. Yan. Pagkatapos na nag-5-1, pwede nang itira to. Yan. Para kung sakali mag-3-13, dito ka pupunta. Yan. Ngayon, pagka nailagay na yan dyan, pwede na rito. Kasi balak to magpakain dito. Dito, pagka gumanong ka, mali ka, madadamahan ka. Kaya ang mangyayari, itong ititira mo. Yan. Di, nandito ka na. Pagkatapos, malamang ito ang ititira niya. Hindi ito, kasi mawiwik na yung sa kanya pag yan yung tinira. Na? Malamang ito yung ititira. Kasi meron pa siyang isang tira na mas luluwag siya. Ngayon, sa kanyang pormada, dito na ang mas maganda.
Yan. Kasi may gagawin na siya eh. Hindi na siya pwedeng tumira ng ganyan. Pag ito pang tinira niya, wala na. May iipit na siya kasi aatrasan mo na lang. Pag gano'n, igagano'n na siya. Hindi niya na maitira to. Ito lang titira niya. Makakalusot na to. Balik ko lang ha. Okay, so ano yung maganda niyang gagawin? Sa ganyang pormada. Okay. So sa ganyang pormada, malamang ito yung gagawin niya. Papakain niya to. Sasacrifice. Gaganon siya. Sa kasasayangin. Yan. Eh, siyempre, para hindi ka malugi ng pitsa, gaganon na lang to. No? Halimbawa, itong pinili niyang pangkakain. Ganyan. Tapos kumain siya dito. Kung halimbawa itong pinangkain niya, pwedeng dito ang pangkain, pwedeng ito. Kung halimbawa ito muna, no? Pinangkain niya. Ngayon, sa ganyang position, makikita natin malakas na yung position ng blue, no? Kaya dahil malakas yung position ng blue, kinakailangan na mag-sacrifice. So, ito lang gagawin, yan. Para mamublema siya ngayon kung anong gagawin. Ngayon, kung halimbawa, ito ang tinira niya. Yan, ganyan. So, then, gagawin, pwede kang dumama rito. Dito ka dumama. Ayan. Para may umang ng ganun. Para hindi siya makapagpasubo ng ganyan kasi madadalawa. Kakain dalawa. Ngayon, may umang na paladalawahin. Kaya ang mangyayari, malamang ihaharang niya rito. Ganyan ang mangyayari. Ngayon, pagka ganyan naman ang ginawa, pwede mo nang itira to. Pakain mo na to. Ano? Pagpakain mo ng ganun, tapos kain dito. Kakain siya rito. Kakain ngayon dito. Ayan na. Kita na yung panalo. Susubo na yun. Kahit ano pang itira niya. Pag gumano na siya, wala na. Bawi na yung lugi. Tapos may dama ka pa. Okay? So, balik ko lang ha. Okay. Hanapan pa natin ang iba pang variation. Ha? Okay. Tira ng dilaw. Tumira dito. Yan, ganyan. Pagkatapos ng tira na yan, ito yung sinasabi ko na medyo mas malakas na tira. Huwag papasok kasi may trap yan. Dito na ang tira. Ngayon, hindi pwedeng mag-stress eh kasi nga may ano yan, may lance, madadama siya. Kaya ito talaga yung titira niya. Yan. Pag tira niya ng 5 buwan, saka na ito i-release to. Yan. Para kahit na sayangin niya, igaganon lang. Okay, ngayon paano kung halimbawa hindi sinayang? Ha? Halimbawa, ito muna. Yan. Kasi ang balak, igaganon. Yan yung binabalak. Okay. Kung halimbawa ganyan ang ginawa, dito naman ngayon ang mangyayari. Pwede yan dito. Yan. Sa A3. Para kung sakaling mag 313, igaganon lang. Same as doon kanina. Okay, balik ko lang ha. Yan. Ngayon, sa ganyang pormada, siyempre hindi na to pwede na sumayang. So, hindi pwede yung ganon. No? Okay, ngayon kung sakali namang ito ang itira, halimbawa hindi mo na ipinakain to, no? Halimbawa tumiming muna siya rito, yan. Yan, pag yan naman ang tinangtira niya, dito naman, yan naman yung sagot. Kung sakaling, dahil wala na siya pwedeng ibang tira, yo, kapag nag 313 siya, tataktan, masisipas na naman kanina na ipapakain to, no? Tapos sasayangin, balik ko lang ha, kaya malamang ito yung ititira, yan. Pag tira ng ganun, sakay gaganyan. Yan. Sa ganyang pormada, dahil malakas na yung posisyon niya eh. Ang daming nakokontrol niya na posisyon, no? Hindi mo maitira to. Hindi mo maitira to. Dahil may lance. Okay, so, ngayon, pwede ka nang mag-sacrifice. Yan. Yan. Para kahit paano, kahit na lugi, may makakapag-discarte ka na dahil may dama ka nang mauuna ka nang dadama. Wala nang makakapigil, oh. So, discarte na yan, no? Kung tumabla man, okay lang kung tumabla. Basta ang importante, una kang dumama, yung discarte ng blue, iba na. Hindi muna siya didiscarte ng panalo. Didiscarte niya kung paano rin siya makadama o paano mapatay yung dama mo, yung ganon. Okay, so, malakas na yan, no? Kung halimbawa, igaganon niya. Yan, discarte sa kandadama, kung dito o doon. Kung ako, parang mas maganda yata na dito ako dumama. Kasi pagka dito, yan, dyan ako dadama. Yan, kasi may gano'n, no? May umang, no? Di siyempre, malamang ihaharang yan. Di pagka hinarang to, pwede, sayangin ko muna to. Yan, ganyan. Hindi niya pwede hayaan yan. Kasi pagka yan atras,
matatatlohan. O di malamang i-atras niya muna yan. O saka kung ngayon ito sasayangin dito. O dito. Dito, pwede ko na sayangin dito. O para mapilitan siyang magtakip. O, ngayon, pagka ginawa niya, nagtakip siya, o di pwede na rito. Gagano na. O, hindi naman niya may ganun. No? Kasi madadalawa. O, kung magtatakip siya lang ganyan. O di ang gagawin ko naman, ito naman ang gagawin ko, pakakainan ko ito. O, para pagkain ng ganun atras, o, ayan na yung resulta. O, ha? O, mababawi mo na, mababawi na yung dugi. Pwedeng sumabay siya rito. Yan. O, pag sumabay siya rito, kakakain. O, ganyan ang mangyayari. O, bago siya makadama, magbibigay na naman siya. O, pag nilagay niya rito, o, yan. Ito, dasa ka to, kikilos. Ha? Okay, ngayon, pwede mo nang ipakain to. Ganyan. O, dito ka na. O, para pagka gumanon, o, may sayang. O, di, ibig sabihin, lumamang patuloy sa bandang huli. Pero, pagka parehong magagaling kasi, nagagawa ng paraan eh. Na, yung lalo kapag may lugi, kahit may dama kapag may lugi ng isa, minsan dyan nagkakaroon ng tablahan. Okay, basta pagka tumabla, huwag yun ang iyan yan. Okay, ulitin ko lang ha. Ibalik ko lang ulit. Okay. Yan, balik tayo sa isang posisyon, ano? Ito yung magandang itira. Sa blue naman, ito naman yung maganda rin yung ipantitira. Ngayon, huwag papasok, may lance, dito naman tayo. Ngayon, siyempre, hindi rin siya pwedeng sumayang dito. Kaya malamang ito muna pag ititira niya. O, saka ngayon ito, ititira ito. Dahil baka may mag-tristress eh. Ha? Okay, ngayon, kapag hindi nag-tristress eh, halimbawa ito yung tinira. Kasi balak ng pagkain. O, A3 naman. O, ngayon, kanina yung pinakita natin kanina. Ito yung tinira, nag-12-7. Ngayon, paano kung halimbawa nagpakain ka agad? Yan. Pag nagpakain ka agad, ganyan ang resulta. Oh. Oh, yan yung resulta. No? Okay, pagka nagpakain ka agad, oh, di, dito na, di, ganun pa rin, dito pa rin ang punta. Ititira dito. Kasi hindi na rin ito magalaw. Hindi na magalaw. No? Na may purma na siyang ano. Kaya ito na ititira. Yan. Kasi para hindi rin ito makontrol, para makontrol ito, hindi makapag ano. Okay, ngayon, kung halimbawa, dalawang pwedeng itira, eh, gaganon siya or gaganon. Ha? Okay, ngayon kung halimbawa ito yung inuna niya, ganyan ang tinira niya, pwede na dito para magpursa itong pumasok dito. Kasi sasayangin na siya o pag hindi niya ginawa, o, di ba pupursa siyang pumasok. O, pagpasok niya, siyempre gaganon muna. O, pagkakain, o, babalik dito. Ayan, ganyan ang resulta. O, tira niya na, ano pang ititira niya, kahit anong ititira mo na ito, magsasacrifice ka na. O, kahit pag gumanyan siya, balik, ipakain mo niya, no? O, sakay gaganon, no? Anong ititira niya, wala? O, pag pinakain mo, dito kakakain, siyempre, para malugi siya ng isa. Eh, kung halimbawa, hinayaan niya, saan siya titira? Halimbawa, gumanon. O, edi, pwedeng dito ka na, dama ka na rito. Yan, para bawat galaw niya, may, ano siya, hindi naman siya pwedeng pumasok dito. No? Kasi, mauubos siya. O, ngayon, kapag malamang ang pinakamaganda niyang gawin. Eto na. Ayan na yung pinakamaganda niyang gawin. O, ngayon, discarte na kung paano magandang gawin sa mga ganyan. Ha? Okay, kung paano pwedeng ibigay, tapos sayangin. O, ano yan, bahala na. Kailin ko rin paano magandang discarte. Okay, pwede rin i-ganon. Ayan. Para may umang na ganon. No? O, di siguro malamang siya magbibigay na nito, igagawin niya yan, tapos saka igagano. O, ang mangyayari naman ngayon, pwede mo nang ilagay dito. Yan, ganyan. Yan. Yan, ganyan. Para pagka dumama siya, papakain na muli, malulugi na naman siya. Lalamang ka na ng lalamang. Eh, di ba may dama na siya? Basta makalamang ka kahit isang pizza, magandang bagay na yon. Okay, hanggang dyan na lang muna yung may papakita ko, ano? Dahil kulang ang oras para may pakita natin yung lahat ng variation. Basta ang importante yung hindi ko napakitang variation, hindi kayo nang bahalang maghanap kung paano ang tamang diskarte. Ang importante, pagka nasa critical yung position, kinakailangan may tablahan, yung sure na tablahan, ha? Hindi yung tabla na baka sakali. Okay, so bago tayo magpaalam, shout out muna. Okay, shout out dito kay Vic Dagangon. Ayan J. Lima. Alright. Vanessa Andog. Aha. Dodong Salili ng El Nido, Palawan. Okay.
Oscar Amakin ng Panglao Bohol. Andres Ayop ng San Mateo. Alright, dito naman kay Lijoy Abdon. Ruben Gaum ng Tagum. Okay. George Lacerna. Alright. Gilbert Enoch. Danny Mendoza ng Batangas. Alright. Jason Lumiares alias Jay White ng Manila. Yun. At dito naman tayo ngayon sa mga YouTuber gaya ng mga Dama Vlogger tulad itong Damador ng Buena Vista ADN. Bonbon Dama Gamer Vlog. Okay. Dodo Muslim TV Vlog. Yun. Kaon Kaon Dama Channel. Aha. Pinoy Dama Channel. Yes. Dama Maestro. Alright. Dito naman kay Philippine Dama Tutorial ang channel ni Willy Tukuran at bida sa ating episode. Yun. Si Kadamista TV ang channel naman ni Joy Pagarian. Okay. Larry Dama PG. Aha. Earth Vlog TV. Yun. At dito naman sa ating legendary grandmaster Boy Dalaget. Magaling ito kaya dapat sinusundan natin siya. Follow natin 'to. Yun. Okay. Hanggang dito lang muna tayo pero meron pang game 8. Abangan natin ha. Maraming salamat.